Jamie Peña. All right. Doc Jamie, hello po. Good morning, DXN. All right, unmute na natin. Ayan. Hello po, Doc. Good morning, DXN. Good morning. Nakamute pa pala. All right, so, okay. Good morning, DXN Philippines. Good morning, Rai. Hello po. Thank you. And Doc, no, and marami tayong mga bisita ngayon, hindi lang dito sa Pilipinas. Excited sila. Even Kuwait, meron tayo. From Dubai, meron tayong mga nanonood. And maraming salamat, Doc. And take it away. So, good morning, DXN Philippines. We are here to talk about the oral cavity at kung paano ito pangangalagaan. So, share ko lang ang aking PowerPoint presentation. So, as a dentist, hindi lang kami nakafocus sa ngipin, kundi sa buong bibig. And the question is, how many times do you brush your teeth? Like once, twice, or after every meal? Edi kung 5 meals a day ka nagtututbrush, edi kung 5 days a meal, kung 5 meals a day ka kumakain, edi 5 times ka din bang dapat magtutbrush? But first, let's talk about the oral cavity. Ano nga ba ang tinatawag nating oral cavity? Ang oral cavity ay ang ating bibig or mouth. Kung saan pumapasok ang pagkain at hangin patungo sa ating katawan. Ang oral cavity ay binubuo ng ating labi, lips, teeth, gums, tongue, palate or ngalangala, and alam niyo ba na kung ano ang unang napapansin sa isang tao? Ang unang napapansin sa isang tao ay ang kanyang ngiti. Wala. Pangalawa ay ang mga mata. Pangatlo, ang amoy. Pang-apat naman ay ang ating mga damit. Pang-lima, ang buhok. For example, sa picture na to, ang unang yung mapapansin na nawawala sa kanya, di ba, ay ang kanyang ngipin. Kasunod nito ay kanyang kilay. And another reason why you should take care of your mouth is poor dental health leads to an unhealthy heart. There is a saying that your mouth is the gateway to your body. Because when bacteria builds up on the teeth, this makes the gums more prone to infection. And when the gum disease becomes severe to the point that affected na yung pati yung buto ng bibig mo, ito ay tinatawag ng periodontitis. Tapos, ang periodontitis naman o ang inflammation sa gums, pwede itong maging sanhi ng problema sa buong katawan mo. Hindi lang sa bibig, affected din pati yung buong katawan mo. And these are the health issues caused by the bad oral health. Kapag hindi nyo pinangalagaan ng inyong bibig, itong mga sakit na to ay pwedeng meron kayong magkaroon ng sakit na to. Like cardiovascular disease or sakit sa puso, dementia or pag-uulyanin, respiratory infection, diabetes, komplikasyon kapag buntis, cancer, sakit sa bato, at arthritis. Paano nga ba mapapangalagaan ang inyong bibig? Ito ulit ang tanong.
How many times should you brush your teeth? According to the American Dental Association, they recommend brushing your teeth twice a day for 2 minutes each time. Isa sa umaga, isa sa gabi. Kadalasan kasi yung pag-toothbrush nyo, pinapasadahan nyo lang. Kaya di ba meron commercial na kung saan kumakanta kayo ng dalawang happy birthday? Kasi katumbas ng dalawang happy birthday ay 2 minutes. So kapag mag-toothbrush kayo, dapat dalawang happy birthday. Then, meron tayong mga maling kaugalian kapag tayo ay nagsusupil. Una, pwedeng mali ang toothbrush na nabili mo. Kailangan siguraduhin nyo na ang toothbrush na nabili nyo ay nasasakop ang buong bibig nyo, ang lahat ng ngipin nyo. Hindi porket matigas ang toothbrush nyo, ay nagbabrush na talaga, ay healthy na talaga siya para sa ngipin nyo. Para sa akin, mas recommended ko soft bristle na toothbrush lang. Kasi kapag hard bristle, kumbaga nagagasgas yung ngipin nyo, nauubos yung ngipin nyo. Mali po yun. Pangalawa, masyado kang nagmamadali kapag ikaw ay nagsusupilyo. Kagaya na sinabi ko, dapat kapag nagsusupilyo ka, dapat ito ay tumatagal ng 2 minuto. Pangatlo naman, luma na ang toothbrush mo. Dapat kapag ikaw ay nagpapalit ng toothbrush, it should be changed at least 3 to 4 months. 3 to 4 months. Minsan naman meron namang ang pagpalit ng toothbrush. Kunwari nagkasakit ka, sipon, or nagka-bacterial infection sa lalamunan, inalat ka, dapat magpalit ka na ng toothbrush. Tapos, ang huli naman, wrong brushing habit, mali ang inyong paraan ng pagsupilyo. Ito naman, for example, palagi kang paganyan lang kayo ng paganyan na toothbrush. Mali po yon. Dapat may tamang paraan ng pag-toothbrush. Circular motion dapat. Mamaya po, ipapakita ko sa video. Then, ito naman, paano naman mapapangalagaan ang ating bibig? Unang-una, sinabi ko nga po kanina, ugaliin magsupilyo ng 2 beses sa isang araw. Isa sa umaga at isa sa gabi. 2 minuto bawat pagsupilyo. Ugaliin din gumamit ng dental floss. Kasi hindi lang naman po yung mga pagitan po ng ngipin, hindi po siya umaabot ang toothbrush doon. Kailangan po, ugaliin nyo pa rin mag-dental floss. Mas maigi po kasi gamitin ng dental floss kumbaga sa toothpick. Pag toothpick po kasi natutusok yung mga gums nyo. Then, ipapakita po namin, meron po akong maiksing video, papakita po kung paano ang tamang pag-toothbrush. The modified bass technique of toothbrushing is used by patients that have good manual dexterity and limited gum recession. The brush is placed at a 45 degree angle. The modified bass technique of toothbrushing is used by patients that have good manual dexterity and limited gum recession. The brush is placed at a 45 degree angle onto the front surface of the teeth, with the bristles projecting into the pocket surrounding the tooth. A small circular motion is made with the bristles into the pocket. Then, the bristles are swept from the gum line to the biting surface of the tooth, brushing over the entire front surface. This technique is then completed on the inside surfaces of the teeth. The toothbrush is once again placed into the pocket at a 45 degree angle, completing small circles
then brushed from the gum line to the biting surface of the tooth. Ayan, nakita niyo po yung tamang paraan kung paano pag-toothbrush. Hindi lang po siya parang diretso or horizontal way. Dapat po circular motion. At ang angulo niyo po ang toothbrush niyo ng 45 degrees. Then, next is, bumisita sa inyong dentista at least once a year. Usually, ang recommended namin is kung magpapa-cleaning kayo, which is yung tinatawag natin oral prophylaxis, dapat po at least every 6 months. Then, kasunod naman po ay kumain ng masustansyang pagkain na puno ng bitamina like vitamin A, vitamin B, vitamin C and D, calcium, fluoride, at phosphorus. And lastly, use the right toothpaste in brushing your teeth. Pero, ano nga ba ang tamang toothpaste? What is the right toothpaste? And I'm here to discuss about Ganossi toothpaste and Ganossi Plus toothpaste. And we are lucky that this company produces a very good toothpaste that is not only organic, but also environmental friendly. So, Ganossi toothpaste and Ganossi Plus toothpaste both have these main ingredients, which is the Ganoderma extract and the menthol. Ganoderma or Ganoderma lucidum is commonly known as linzi in China or reishi in Japan. Ganoderma lucidum is also known as the king of herbs, and which is according to the American Herbal Pharmacopoeia and Therapeutic Club. The Ganoderma lucidum also contains 400 active ingredients. And there's a research study that says the Ganoderma lucidum had a better anti-plaque efficacy than herbal toothpaste, herbal mouthwash, and chlorhexidine. Meaning, hindi dumidikit ang dumi sa mga ngipin. Then, next ingredient is menthol. Menthol is organic, and it is usually found in plants such as peppermint or spearmint. Menthol gives cooling sensation and it relieves pain, irritation, and prevents infection. So every time na magtutoothbrush kayo gamit yung Ganossi, mapapansin nyo parang di porket brown, parang ano ba to, lasang putik. So mapapansin nyo pag nagtutoothbrush kayo parang mentholated siya, di ba? Then what about this other product called Ganossi Plus toothpaste? So, but what is the difference of Ganossi Plus toothpaste from the regular Ganossi toothpaste? Ganossi Plus toothpaste, this is the enhanced version of the Ganossi toothpaste. It has xylitol and sorbitol. It has no artificial coloring. It has no SLS or sulfate, no paraben, no triclosan, and no silica. Then, what is xylitol and sorbitol? Xylitol and sorbitol, both ingredients are found in plant materials such as fruits and vegetables. This can be used as a sugar substitute, which is sugar substitute in toothpaste or other personal care products. But this is, the xylitol and sorbitol are both sugar-free
and it both prevent tooth decay and dry mouth. And what, and another thing that is really good about these ingredients that the Ganossi Plus toothpaste have is xylitol and sorbitol are non-cariogenic substances. Then, what about the negative side of, I mean, not the negative, I mean, this is positive because the Ganossi toothpaste, Ganossi Plus toothpaste doesn't have the SLS, the paraben, and the triclosan. But what are these three? So the SLS, the sodium lauryl sulfate, this is a foaming agent that is mostly used in personal care products such as toothpaste, soap, and shampoo and conditioner. And paraben. Paraben prevents fungi, bacteria, and yeast. This is more of a preservative for the products to last longer than what it's supposed to be. But paraben can cause cancer and developmental and reproductive issues. That's why paraben is not used in most personal care products recently, if you're not going to notice it. Then triclosan. Triclosan, this may alter your hormone regulation. Triclosan can be harmful to the immune system and can also contribute to the development of the antibiotic resistant germs. And since the Ganossi Plus toothpaste doesn't have these ingredients, we can say that Ganossi toothpaste have its own advantages. But what are the other uses of the Ganossi toothpaste besides cleaning your teeth? So the other uses that the Ganossi toothpaste and the Ganossi Plus toothpaste have is it prevents bad breath, gingivitis, tonsillitis, toothache, dry lips, and sore throat. And not just prevent, but you can also apply it as a medicament for skin rashes, fungal infection, insect bites, and for pimple or acne. So, but why choose Ganossi toothpaste and Ganossi Plus? Ganossi toothpaste and Ganossi Plus, both toothpaste keeps the oral cavity safe. It prevents dental caries because of the active ingredients that it has, like the xylitol and sorbitol for the Ganossi Plus toothpaste. And also, both toothpaste are environmental friendly. Since it doesn't have the paraben, the triclosan, the sulfate, and also it doesn't use any artificial color. Other than being environmental friendly, it is healthy to your body. And I can say that since it is environmental friendly, Ganossi toothpaste and Ganossi Plus is organic. So especially for those who likes to use organic toothpaste or organic personal care products, Ganossi toothpaste might be the right toothpaste for you. So for a healthy teeth, bakit ka pa maghahanap ng iba? Ganossi toothpaste na. Thank you. Alright, okay. Well, maraming salamat, Doc Jamie. No? So before ano, may mga gusto lang akong bigyan ng ano ng emphasis nun sa naging presentation niyo, Doc, no. So gusto ko lang bigyan din ano para dun sa mga viewers natin. Dapat pala kapag halimbawa nagkaroon ka ng sore throat o kaya nagkaroon ka ng singaw or anything na nangyari talaga sa loob ng bibig mo, dapat pala magpalit ka kagad ng toothbrush ano. So dapat pala ganun ang practice, no? Mm-mm. Kasi for example, pag nagka-sore throat ka kasi, may ibig sabihin meron ka ng infection noon. So, edi yung toothpaste na ginagamit mo noon, yung bacteria, nahandun, yung toothbrush na ginagamit mo, yung bacteria, nahandun naman na siya sa toothbrush. Mm-hmm. So, syempre, pag galing ka na, tapos ginamit mo ulit yung toothbrush na yon,
So babalik lang ulit yung bacteria. Kaya mas nire-recommend namin na palitan nyo yung toothbrush nyo kapag nagkasakit kayo, sipon, then every 3 to 4 months. So, halimbawa, kunyari pala, nagkaroon kayo ng trangkaso, ang unang-una ninyong palitan, palitan nyo na kagad yung inyong toothbrush. No, kasi syempre, dahil syempre yung bacteria or yung viruses, pwedeng manirahan pala dun sa toothbrush. And especially, what if, kuminsan kasi yung lalagyanan natin ng toothbrush, magkakatabi, diba? Si mommy, si daddy, yung mga anak, di ba? Kuminsan yung lalagyanan ng toothbrush nasa isang baso or nasa isang cup lang, di ba? So much better pala na kapag may nagkasakit or nagkasakit kayo, better is isa sa mga dapat nating palitan, hindi lang bibili ng vitamins, hindi lang bibili ng gamot or kung ano man, dapat pala talaga mag-invest din tayo sa oral health kasi part talaga siya ng toothbrush. So aside from that, no, yung important, mas maganda kung itatabi niyo yung toothbrush niyo, ano, hindi siya yung nakatago or naka-cover, dapat mas maganda kung naka-expose siya sa air. Para yung, kumbaga, para natutuyo siya. Kasi the more na moist, the more na nag-i-stay yung bacteria doon sa toothbrush. Okay. So, hindi pala advisable. Mm-hmm. Kaya di ba pag nagtutoothbrush, iba kasi binabaliktad nila sa baso. Mali yun. Nakatayo siya. Naka-expose yung brush sa air. Oo, yung iba naman, syempre, para maiwasan daw na dapuan ng mga insekto o ng mga hayop, ang ginagawa nila, nilalagay kunyari sa mga contained spaces kagaya ng mga pantry o kaya nilalagay nila sa rep yung iba, no? So basically hindi pala healthy yon, no? So mas maganda siguro pala yung toothbrush mo may cover talaga siya na mayroong screen or something yung, like that. Yung iba naman yung parang alam niyo yung nakadikit sa ano sa salamin yung parang naka-suction tapos nakasabit yung toothbrush. Ah, okay. So yun, no? So malaking bagay yan. Tsaka yung ano, yung flossing pala, no, malaking factor din pala para sa oral health, no. Kasi mga Pinoy hindi naman talaga tayo na practice talaga sa dental floss. Ang alam natin talaga kung hindi toothpick yung ano, yung posporo. Yun, no, pa, mali yun, right. Oh, mali pala yun, no. Oo. Oh, kasi the more na gumamit ka ng toothpick or 'di ba edi kahoy. Okay lang naman yung toothpick na plastic, yung 'di ba yung nabibili sa Watson's. Okay. Kapag kasi yung kahoy, marami din kasi siyang bacteria. Mm-hmm. So isipin mo pag tinusok mo yung gums nung kahoy tooth or kahoy na toothpick, edi yung bacteria pumasok dun sa gums. 'Di ba? Oo, okay. So may nagtatanong si Cyril Kalisura, sabi niya, pwede po ba doc sterilize ang toothbrush pagkatapos gamitin? Ano yung, paano ba yun? Ini-sterilize tuwing gamit mo every use? May ganun ba? Yung ini-sterilize, kasi ang nire-recommend ko talaga is lilinisin mo talaga siya thoroughly. Kailangan wala talaga yung toothbrush, walang toothpaste na matitira sa toothbrush. Kasi considered as yung toothpaste, di ba may antibacterial effect siya. So parang, kumbaga, pampalinis nyo na ng toothpaste. Brush yung toothpaste nyo. Ah, okay. Kapag so, yun na yun, yun na nalilinis na siya. Pero kailangan, syempre, thoroughly, lilinisin mo talaga siya. Ah, okay. Oo, tama. So, kinakailangan. Eto pa, Doc, meron ako isang tanong. Ano? Total ng toothpaste ng DXN is organic naman according to your presentation. Ano? So, ibig sabihin, pagka nagtututbrush ba, pinabanlawan ba talaga? Ano? Ang... Eh, di ba ang culture ng mga Pinoy, pagkatapos magtutbrush, magmumumog, tapos parang natatanggal talaga yung toothpaste sa bibig, eh, di ba? Tama ba yun? Ang tamang pag-toothbrush talaga, Rai, after mong mag-toothbrush, sa halip na magmumumog ka ng tubig, idudura mo lang yung sobrang toothpaste. Kumbaga, mag-i-stay yung toothpaste sa bibig mo. So, yung mga main ingredients na meron yung toothpaste, mag-i-stay din siya sa ngipin. Nakakatulong din siya para ma-prevent yung bacteria. So, yun yung advantage ngayon ng DXN toothpaste, I believe. Kasi hindi ka natatakot na meron siyang kagaya ng pinapaliwanag natin kanina, yung kagaya ng SLS, yung mga parabens, tsaka yung iba pang mga harmful ingredients na pwedeng mag-damage sa katawan mo, sa organs mo. So you don't need na matakot. Kasi dati kasi, nung mga bata pa tayo, o bata pa ako, no? Kasi syempre yung mga toothpaste nun, yung meron toothpaste na ang container niya, aluminum pa eh, no?
Tapos yun, siyempre yung mga panahon na yun, chemical-based talaga siya, no? So matindi talaga yung mga chemicals ng mga toothpaste noon. So as you said earlier, kagaya ngayon, yung paraben, ban na siya, bawal na siya ihalo sa mga product na panglinis, lalo na sa kagaya niya, toothpaste, no? So maganda ngayon dahil yung toothpaste pala, oh, mga partner, makinig kayo, no? Doon sa mga viewers natin sa Facebook. So always keep in mind, pagkatapos pala mag-toothbrush, hindi mo imumumog. I-maintain mo sa bibig mo yung toothpaste. Idudura mo lang yung ilang part, pero i-maintain mo, hindi mo siya babanlawan. Kasi tayo binabanlawan, parang ginagawa ng mga pag-Pinoy talagang culture pagdating sa dental hygiene. Pagkatapos mag-toothbrush, binabanlawan na parang naghugas ng plato, parang naghugas ng sasakyan. So napaganda na, no? Aside from that, meron akong gustong bigyan ng emphasis, yung silica, Doc, no? So, kasi di ba yung mga toothpaste may silica? Yung toothpaste pala ng DXN, wala siyang silica. In which kasi yung silica, parang siyang bubog, no? Na pwedeng makasira talaga ng enamel. Mm-mm. Kasi yung iba, parang gusto nila para meron something, certain substance na, kumbaga rough, parang pakiramdam nila nagagasgas or nalilinis yung toothpaste. Pag nalilinis din naman kasi ang ngipin mo kapag nagtututbrush ka, nababrush na siya nung ngipin. And aside from that, kagaya nga nung sinabi ninyo, maganda palang anti-plaque talaga yung ganoderma. So, ayan, napakinggan naman ng mga partners natin. No? Aside from that, ano po yung ibig sabihin ng cariogenic? Cariogenic? Okay. Ang ibig sabihin ng cariogenic is yung sa dental caries. Kumbaga, doon siya sa may xylitol and sorbitol, di ba? Parang it both are non-cariogenic substances. Ibig sabihin, yun nga, it prevents tooth decay, it prevents dental caries. So, napipigilan niya yung pagkasira ng ngipin. Okay, Dok, ito may tanong naman si Jenny Jacob from Bulacan. Yung iniinitan daw ng tubig, ang tanong niya dito, pag nagtututbrush, ano ba mas maganda daw? Yung tap water or yung warm water? Para sa akin, kahit tap water lang, pwede na. Kasi ang importante dyan, mabrush na maigi yung ngipin nyo. So, ayan. No? So, pwede po. Okay na, no? So, marami pang mga... pa-shoutout lang daw muna. Shoutout ko muna si partner Manny Grim pula, no? At yung kanyang mga team. Anyway, so proceed tayo ngayon. At ang ganda lang nung diniscuss nyo kanina with regards dun nga sa tatlong ingredient na which is commonly na makikita sa mga regular na toothpaste, no? Yun nga, yung SLS, paraben, tsaka triclosan. So, you are confident enough, mga partners, no? Na ang ating toothpaste approved, no? Ng ating dentist, no? So, ngayon, mga kaibigan, meron tayong mga bisita ngayon na magtatanong sa ating... bisita rin na doktor, no, sa ngayon, no. Unahin na natin si partner Arnen. Partner Arnen, may question ka? Arnen, go ahead. Yes po, hello po. Hello, 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 hello. Hello. Good morning. Good morning, good morning po. Hindi ko tuloy alam kung paano ko, iwag na lang ako mag-video. Doc. Ayan. Thank you po. Ayan. Hello. Doc, tanong ko lang. Actually, Doc, ako kasi is upper and lower teeth ko kasi naka-false teeth po talaga ako. Tanong ko lang kasi ang problema talaga sa ipin ko po is kahit dati pa naman sino ba hindi nagtututbrush, pero nagtataka ako bakit lagi siyang parang marupok. Para siyang kahit anong linis gawin niyo para pakiramdam niyo. Opo. Hindi ka matibay. Opo, ganun. Mm-hmm. Kaya talagang pina-false teeth ko na lang lahat. Sira. Mula nung bata po ako, ganun po talaga siya hanggang ngayon. Opo. So, ang tanong niyo po ay? Kung bakit may mga ngipin. Ano po ba problema dun? Pag yung ngipin, parang lagi siyang marupok. Lagi marupok. Kahit gano'n mo siya itututbrush, para siyang, ewan ko ba? Kasi meron mga rason kung bakit marupok yung ngipin. Pwedeng namanan nyo siya sa magulang nyo or dahil sa yung sa pamilya. Sumunod naman ay pwede namang lack of minerals. Minerals kagaya ng calcium. Kapag kulang ka naman sa calcium, mapapansin nyo, yung ngipin nyo nagiging chalky. Kapag chalky,
nagkakauka. So, nababawasan yung layer ng ngipin. Bukod naman sa kakulangan ng calcium, pwede naman dahil ito sa, kuwari, kinakain nyo, diet, kapag palagi kayong inom ng soft drinks or sugar, mga inumin may sugar or kung nakain kayo ng mataas na sugar na pagkain, sumunod naman, pwede naman overbrushing. Or pwede rin naman, for example, may acid reflux, yung, kumbaga, minsan merong yung mga ano eh, bulimic, kumbaga, or kapag madalas ka nagsusuka. Minsan, kadalasan nakikita to sa mga ano eh, lasinggero. Kasi sila yung suka ng suka. So, nagkakaroon yung acid na galing sa tiyan, lumalabas siya, di ba, sa bibig. Nasisira yung ngipin. Sumunod naman, is yung isa pa, is yung habit, yung pag nagkikiskisa naman yung mga ngipin. So, iba-iba ang rason kung bakit marupok ang ngipin. So ibig sabihin pala pag acidic ka talaga, prone ka talaga na ano no, na ma yung ipin mo hindi rin healthy sa ipin mo yung pagiging acidic mo or yung diet mo ng mga acidic na food and drinks. Oo. Kasi isipin mo kung 10 taon kang mahilig sa parang mostly pagkain mo mataas sa acid. So edi po mapasok 'yan sa bibig mo, nasisira yung ngipin. Okay, Arnen. Okay, nasagot pa ang iyong tanong. Thank you po. Okay, si Arnen, partner Jamie, she's from Bohol pa, no? Taga Bohol niya. Oh. And ngayon, syempre, magtatanong naman all the way from North Luzon, ang ating Queen of the North. No, Tita Babes Acosta. Tita Babes, sandali, unmute lang kayo ng ating technical. Ayan, okay po, go ahead. Hi, good morning, good morning. Hi, good morning. Hello. Yeah. Hi, Doktora. Hello po. Ganda-ganda mo, you're very, very young. I thank you. Yeah. Naalala ko si Karen tuloy. Magtatanong ako, Doktora, yung ganusi, yung regular na toothpaste natin, yes, kasi po. Yan yung una, yan yung gamit namin. Now here comes the ganusi toothpaste plus. What is the difference both of them and the efficacy from the plus and this the regular? Kagaya po ng diniscuss natin kanina, yeah, during my presentation, di ba? Yes. Ang Ganosi Plus toothpaste po is, ito po is mas enhanced po siya compared dun sa regular Ganosi toothpaste. Mas efficient po yung action niya sa pagtanggal ng dental plaque. And oh. Really? And it, ganun. Yeah. Kasi po, ano eh, parang kumbaga yung mas enhanced na yung extract niya according dun sa research. Di po ba? Yung anti-flake efficacy niya. And also, meron po siyang xylitol and sorbitol. Ang regular ganosi toothpaste po kasi wala siyang xylitol and sorbitol. Yung xylitol at sorbitol po, nakakatulong po siya para ma-prevent yung dental caries, meaning yung pagkasira ng ngipin, at also yung dry mouth, yung pag natutuyo. Ang pag-dry mouth po kasi, cause po siya ng mga oral sore or yung mga singaw-singaw po. So, nakakatulong po siya ma-prevent yun. Ay. Eh, paano naman, Doktora, yung very sensitive na ngipin? Kasi yung panganay kong anak, ganun eh. Sensitive yung ngipin niya. So, talaga, nung nag-join ako ng DXN, that was 2000, yun na yung toothpaste namin up to now. So, nung dumating itong C+, alam mo, honestly, hindi ko siya masyadong pinapansin, pero pangatlo pa lang ata na tube namin yung gamit ko ever since. Pangatlo pa lang yan yung nasa banyo namin ngayon. Opo. Yung ano po yung gamit niya, yung Ganosi Plus toothpaste? Yes, po? Ngayon, Ganosi Toothpaste Plus na ano. Mas ano po ba, mas parang nawala po ba yung pangingilo nung anak nyo nung nagamit po ba niya yung Ganosi Plus toothpaste kumpara sa Ganosi? Kasi sabi niya, tanong mo ngayon mama yung sa sensitive kasi siya masyadong sensitive yung sa ipin niya. Naku, lagi yan sa dentist yan kung ano-anong pinapagawa. Pero yun din, pero pareho lang din po yung parang Ganosi Plus toothpaste na din po yung ginamit niya. Yes, yes, Doktor Kaya. Kung ano, kasi kung para sa kanya, di ba lumipat na kayo from regular din Ganosi toothpaste? Yes. Kung pakiramdam niya is mas comfortable doon. Sensitive, mas comfortable siya doon.
Kasi yung ganosi plus toothpaste, meron siyang mga active ingredients na organic at safe sa bata. Kaya nire-recommend siya for sensitive teeth or for sensitive gums. Ay, okay. Mm-hmm. Yun. Siya yung nag-ask yun, Doktora. Sabi ko, naisa ako sa magtatanong, matanungin mga ito, sabi niya, kasi siya yung ganun, yung itin. Whiter teeth and ear. Hindi. Ang alam ko, kung mas white daw yung teeth mo is mas healthier rather than yellowish siya. Hindi. Kasi ano po eh, yung iba kasi, minsan natural na madilaw siya. Yes. So, hindi ibig sabihin na porket maputi is mas matibay siya. Yung ibang maputi, yung pa nga po yung mas marupok eh. For example, pag palagi kayo nagpapawhitening, edi laser na laser, apply ng mga chemicals sa ngipin. So, mas nagiging marupok yung ngipin pag ganun. Kasi naturally, ang ngipin, hindi talaga siya totally white na white talaga. Kumbaga, parang medyo yellowish white po siya pag tubo, diba? Ay, maraming salamat, Doktora. Yun lang yung una kong concern. Any additional? No more? Ay, maraming salamat po. Partner Rai, salamat. Thank you, Rendita, babes. Napakaganda talaga. Ang ganda-ganda nyo sa kulay blue, ha? Damit natin yung leadership sa SEDA. Alright. Oh, thank you po, Tita Babes. Ngayon, meron pa mga ilang katanungan, Dok. Ito, tanong isang partner natin. Yung paggamit daw ba ng teeter sa mga bata, pwede daw ba makakontribute para ma-misalign yung kanilang ipin? Paggamit ng teeter, no, yung kinakagat ng bata. Mm-hmm. Ano, ang teeter, masama, hindi siya okay gamitin kapag sobrang tagal nang ginagamit ng bata. The prolonged use of teeter can cause misalignment. Mm-hmm. So, ang masasuggest ko is kung hindi talaga mapipigilan gumamit ng teeter yung bata dahil syempre parang nagnganga ba yun? Nagaganon, naghahanap sila kasi naiirita yung gums, kumbaga parang makate, so gusto nila nang may kinakagat sila. Okay lang gumamit pero hindi yung parang antagal yung matagal gamitin, so parang kumbaga controlled dapat. Or mas maganda pag after 6 months, kuwari nag-start na siyang gumamit na teeter ngayon, after 6 months, ano na, tanggalin na nila yung teeter. Kasi yun na yung nagpo-form na yung bone eh. So, pwede na magkaroon ng misalignment sa ngipin. So, yun talaga yan. So, yun ah. Meron pang isa ang tanong naman niya. Ano po ba yung pyorrhea? Is it a hereditary disease po ba yun? Or na-acquire po yun? Ang pyorrhea is also known as periodontitis. Mm-hmm. So, pyorrhea, pwede siyang hereditary at pwede din siyang acquired. Mm-hmm. Yung acquired yung pag kumakain ka, hindi ka masyadong nagtutoothbrush. Mm-hmm. Yung mga, for example, madalas, kagaya nung kanina, yung kung bakit nagiging parang marupok yung ngipin, pwede rin siyang kulang sa vitamins or minerals. Maraming cause yung pyorrhea. So, pwede siyang hereditary, pwedeng acquired. So, ayan. Oh. So, ayan, si Glorita Madriaga Tagala. Ayan, siner na ni Doc kanina na maganda para sa mga sensitive teeth yung ating Ganoche Plus toothpaste. No? Kasi nga, even for kids, safe siya. So, wala magiging problema dyan. Alright. Okay. So, ayan. No, maraming salamat sa ating mga bisita na nagtanong. At syempre, dun sa ating bisitang doktor ngayong araw na to. Maraming salamat.